Hello, magandang araw mga kababayan. So, patuloy tayo sa pag-debunk ng mga nakaraang video. So, this time, medyo kakaiba yung gagawin natin. Kasi ang pang-debunk dito yung video na nangyari nun dati. Diba? So, before, na-content ko na to before eh. Ito yung bahay sa Davao na sinasabi... kay Kuya Red to, no, tong video na to, yung sinasabi na haunted house daw sa Davao. Ito yung na rated K. Featured in rated K. Ito yun, no. Tong haunted house na to do sa Davao. So, ang oobserbahan natin, yung kaibahan ng mga nag-explore dito before, yung sa rated K mismo, at yung pamamaraan ni Kuya Red. So, let's begin na. Ito yung sa haunted house sa Davao, no? May mga reference naman dito si Kuya Red na ano eh, na nakita niya yung footage ng rated K before na nilagay niya dito. Diba? So play natin to. Wow! So dito nyo makikita, actually hindi nyo pala nakikita, sorry. Ayan, dito sa may bintana na to, may puti na nandyan, ano? Kitang-kita naman natin eh. May bumabaka tapos. Salubo. Seriously mga kababayan ko, may impact pa rin ba sa inyo yon? Yung mga ganyang style na mag-i-start pa lang yung video, nakikita na agad nila Kuya Red. Sa bahay na ito, sa bayan ng Bunawan, sa Davao City. Bunawan. Lumipad ang rated K para alamin kung ano nga ba ang mayroon sa bahay. Kigs TV ha, Bunawan daw. Bunawan tong bahay na to. Na iyon. Yung sakra set ni Hilux. Yung Draco set ni Hilux. Ah, ito yata yung ano. Ito yung may controversial na ano na kamay do sa pinto. Kung naalala nyo. Yung hindi niya mabuksan yung pinto. Tapos may nakitang kamay. Madiretro sa tap. Nang sabi ni Kuya Red ay ano daw? Anong tawag dito? Ano sabi mo Kuya Red doon? Demonyo? Nakalimutan ko na eh kung anong explanation ni Kuya Red doon eh. Pero in-explain niya doon na kung ang demonyo nga daw nakakapagpanggap. Ano pa yung kamay daw? Nakakapagpakita daw. Di ba? Something like that, no? Mamaya titingnan natin yun. Kilalang-kilala rito yung haunted house na to dahil sa bali-balita rito. Kumuha siya ng ano no ng mga footage galing sa ano sa rated K. Na may nang mga nagpaparamdam sa nagpapakita. Sa umaga, itong part na to kaya nagpaalam ka Kuya Red na ginamit mo tong clip ng rated K. Ay, yung nga pala, hindi nag-a-apply kay Kuya Red yung pagnanakaw ng video sa akin lang. Actually, pag nanakaw ng video to eh, paano ko nasabi? Wala ka namang komentaryo dito eh. Siningit mo yung video nang wala kang sinasabi eh. Diba? Hindi mo naman kinukomentan yung video eh. Talagang kinuha mo yung video na pinagpalagay mo na part yun ng ano mo. Ng video mo. Niwala kang ano dyan eh. Courtesy sa rated K eh. Hindi mo iisipin nakakatakot ang diba? Nakalagay lang dito, featured in rated K. Pero hindi mo sinasabi na itong video na nilalagay mo sa video mo ay property ng rated K. See the difference sa ginagawa ko sa ginagawa ni Kuya Red? Diba? Samantalang ako, pag nagpiplay ako ng video mo, alam ng tao na yung video na ginagamit ko ay sayo. At hindi buo nilang nakikita yung video mo, katulad nito, oh. Diba? Pero ito, man, sana naiintindihan niyo yung term na pagdatas ang kapal ng mukha niyo, nasabi niyo ako yung nagnanakaw. Masukal, maalikabok, sadyang pinag-iwanan lang. Ano, ninenok niya yung ano yung clip ng rated K at nilagay niya sa video niya. Yes. So, malakwe libas. Sevenina. Libas. Sa kwarto yun eh. Mula sa mga bintana, istruktura at disenyo ng loob. Lupit talaga ni Kuya Red eh, no? Makikita na ito ay itinayo noong 1975.
Tapos ito, itong intro din na to, ninenok din ni Kuya Red to sa Ghost Adventures. Gusto nyo makita kung ano yung pinagmula ng intro na yan? Tingnan natin yung intro ng Ghost Adventures, ha. Ghost Adventures intro. Hindi, para makita nyo. Kasi ako, palaging pinagbibintangan nyo. Ako yung nagnakaw ng video, eh, diba? O, diba? Ito yan, o. O, diba? Yan yung video na yan, o. Asa na ba yung video ni Kuya? Yan yun, o. Diba? Yan yung intro ni Kuya Red, o. Asa na yung intro ng ano? Pinatungan lang ni Kuya Red ng kanyang mga, ano. Ayan, o. Some people believe in ghosts. O, diba? Ito rin yung intro. Actually, parang Tinagalog lang yata ni Kuya Red yung intro na yun, eh, oh. Oh, some people believe in ghosts. Kay Kuya Red, ganyan din, oh. Some people believe in ghosts. Plagiarism to me, eh. You know, yan na yan yung intro ni Kuya Red, oh. Tama mo. Pinatungan niya lang ng mukha niya. Tama, ito may sinasabi ni Zach Bagans dito. We want answers. Di ba? Ganyan na ganyan yung kay Kuya Red, oh. Si Kuya Red naman Tagalog. May mga bagay dito sa mundo. Di ba, man? Anyway, doon na tayo sa mismong ano. Naman po inyong lingkod si Kuya Red at welcome na naman po sa another episode ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. So andito tayo ngayon sa Davao kung saan merong isang haunted house na matagal nang abandonado at noong 2017 ay nasali na rin ito sa episode ng Rated K kay Corina Sanchez. So grabe talaga ito mga idol, sobrang haunted itong bahay na to. Ang daming mga hindi kayo nagtataka, no? Hindi kayo nagtataka. Nung sila Kuya Red na yung pumunta, biglang may nakita na kung ano-ano dyan. Kababalaghan. Okay, so, imbestiga natin to ngayon at magbabaka sakali tayo. Baka mayroong mga nakakulong na kaluluwa na pwede nating may patawin. Wait. Kagabi, na nagpipremiere ako, may dinidelete si Ma'am Lenny na comment. Huwag nyo didelete yung comment, ha? Lalo na pag valid yung comment. Hindi naman personal yung ano, eh. Hindi naman personal yung comment sa akin, eh. Yung sinasabi niya na ano, o ano naman to? Magre-reaction video ba 'yan o magbabatikos? It's the same. 'Di ba? Kung nagbabatikos ako, anong mali doon sa pagbabatikos ko? Eh meron naman dapat talagang batikusin. 'Di ba? Katulad ng ginagawa niya, yung nagko-comment, binabatikos niya rin naman ako do sa ginagawa ko na inaakala niyang mali. Pag inaakala mong mali kasi, binabatikos mo. Hindi ko na nga lang makapture yung comment kasi dinidelete. Huwag nyo didelitein yung mga may jacket dyan sa baba. Huwag nyo i-delete. Kung hindi naman personal yung ano, kung hindi naman tungkol sa nanay ko or tungkol sa pagkatao ko yung... Actually, kahit pagkatao, may mga pwede naman ako pagbigyan, eh. Pero pag ibang tao yung dinadamay, katulad ng mga mahal ko sa buhay, ano, di ba? Kadelete-delete yun. Pero yung halimbawa tungkol sa pagbablog ko, wala namang problema sa akin yun. Gusto ko sagutin yung mga ganong bagay, eh. Diba? Nabasa ko siya kagabi. Ano ba to? Magre-react ba to? Mambabatikos lang. Bakit? Bawal ba magbatikos? Sa pagkakaalam ko, yung freedom of expression, nasa batas natin yun, eh. Diba, man? Yan ang pinaglaban ng mga bayani natin, eh. Yung kalayaan natin, eh. Tapos, yung iba pipigilan, diba? Kung valid naman yung criticism, wala naman personalan dito, Mini. Personalan ba to? Pag nag-publish ka ng isang bagay at sinabi kong hindi totoo, na talaga namang hindi totoo, paano naging kasalanan yun? Diba? Paano naging kasalanan yun? Sana iniintindi nyo, no? Kasi ano, eh, nilagay nila sa public tong video na to, eh. Kung sinasabi nyo huwag pakialaman, eh di huwag ilagay sa public. Hindi talaga kailangan pakialaman yun. Eh, isinapubliko min, eh. Once na isinapubliko mo isang bagay, ito sana naiintindihan nyo, no?
once na pinubliko nyo isang bagay, may comment yan, oh. Diba? May comment section yan, at nakalagay ba dyan sa comment section na yan? Ano? Kailangan positive ang ilalagay dyan? Wala namang rules na ganun, eh. Diba? Siyempre, nakalagay dyan minsan, maging magalang ka sa comments. Pero, it doesn't mean na kapag sinabi mo yung totoo, eh, hindi ka na magalang. Diba? Minsan, ano eh, hindi ko alam kung nagiging tanga na lang talaga yung supporter ni Kuya Red, eh. Ganito, men, ano, kung bet na bet nyo yung ginagawa ni Kuya Red, at halimbawa, sa tingin nyo na hindi tama ang ginagawa ko, siya yung may right para sagutin yung mga pinagsasabi ko. Kung tama o mali ba yung pinagsasabi ko dito. Diba? Madali lang naman yan, eh. Kapag may dinaldal ka, katulad nito ni Kuya Red, ina-assure kasi ni Kuya Red sa inyo na totoo yung ginagawa niya. Ay, sorry. Natamaan yung mic ko. Ina-assure kasi ni Kuya Red na totoo yung ginagawa niya. Diba? At dahil, ano, confident si Kuya Red na totoo yung ginagawa niya, confident na confident siya na humarap sa'yo, dapat confident din niya akong sasagutin. Wala na sa usapin dito kung mas mataas ang subscribers mo o hindi. Dahil kung i-disrespect mo yung karapatan ko na questionin yung ginagawa mo dahil maliit lang ang subscribers ko. Diba? Parang ganyan na rin ang tingin mo sa mga, ano, paano yung mga audience mo na magtatanong sa'yo? Hindi mo rin papansinin? Dahil wala silang subscribers? Diba? So, yung mga, ano, yung mga concern sa'yo na viewers mo, eh walang kwenta rin pala para sa'yo. Kasi wala silang subscribers. Kasi sisikat lamang sila pag sinagot mo. Kahit valid yung tanong mo. Napaka-lame na dahilan yung ano, hindi ko na nga imi-mention to, hindi ko na nga sasagutin kasi sisikat lamang to. So what? Credibility mo yung naapektuhan, eh. Bakit hindi mo sasagutin? At yung credibility mo, yun yung puhunan mo dyan sa ginagawa mo. Para ma-make sure natin yung ginagawa mo ay totoo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magsiaminan na kayo para hindi na kayo naki-question. As long as sinasabi niyo yung totoo ang isang bagay, 'di ba? May kukontra at may kukontra diyan at may magko-cross-check diyan sa ginagawa niyo. Kasi sabi niyo totoo, eh. Ngayon, pag hindi totoo yung ginagawa niyo, syempre kaming mga netizen, ako kabilang ako doon, magtatanong kami. 'Di ba? Ba't sabi mo totoo? Eh ganito pala, ganyan ganyan, may mga ano. O ngayon kung sa tingin mo may flaw yung argument na nire-raise ko, harap ka sa akin. 'Di ba? Harap ka sa akin para makita natin yung flaw dun sa argument ko. Kasi anong nangyari, iwas kayo ng iwas min, eh. 'Di ba? Sa ayaw at sa gusto nyo, ano, ito ha, yung pagbabatikos na sinasabi, yung mga pambabash na sinasabi, part yan ng laro dito sa social media. Kung ayaw mo ng mga ganyang bagay, huwag ka mag-social media. Huwag ka mag-YouTube. Kasi hindi mo talaga may expect dito na lahat ay pabor doon sa sinasabi nyo. Kaya nga, ako nga, diba, expected ko na yan, eh. Kaya nga, pag may nagsasabi sa akin, may kumukontra sa akin, willing naman ako makipag-usap sa inyo. Diba? Kung mapuprove nyo naman na tama yung sinasabi nyo at mali yung sinasabi ko, paano tayo nagkaroon ng problema nun? Eh, problema, hindi kayo humaharap. Diba? Lagi nyong katwiran, sino ka ba? Sisikat ka lang. Nagpaparami ka lang ng views. Hello! Nasa YouTube tayo! Alam nga, hindi ka magparami ng views dito. O para saan pa yung video na ginagawa ko? Diba? May bugok na nagsasabi sa akin, nagpapapansin ka lang. Ano ginagawa ko sa YouTube? Para panoorin ako, hindi ako magpapapansin dito? Wala lang, nag-upload lang ako? E yung mga idol nga nyo, tinan mo kung paano manawagan to, ha? So gamit tayo ng mga equipment natin. Kaya lang hindi ako nag-iisa dito. Kasama natin si Hila Ghost 21. Hello. Tinan mo, ha, kung paano manawagan itong mga idol nyo. Hila Ghost 21 po, no. Nandito naman kami. Kakulab ko ngayon si Kuya Red Ghost Adventure at dito sa haunted na bahay na to, so dito sa Davao City. At sa lahat ng Kuya Red families dyan, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel. Ngayon, ako nga, hindi nga ako nananawagan na ano, mag-subscribe kayo sa akin, eh. Manawagan man ako para sa ibang channel, kay Kigs TV. Subscribe nyo si Kigs TV. Kailan ba ako nagsabi dito na isubscribe nyo ako?
Di ba? Meron siguro, hindi ko na matandaan, pero hindi ganyan na every time na lang na nag-ano, hoy, mag-subscribe kayo sa akin, ha? Mag-subscribe kayo sa akin, ha? Kasi alam ko, hindi ko kayo mapipilit. Di ba? Tapos akong aakusahan nyo nagpapapansin. Eh, paano pa itong mga to? Di ba? Nag-upload lang ako ng video. Natural. Siyempre, kung tatanong mo, ayoko magpaka-plastic. Gusto mo ba na maraming viewers? Malamang, kaya nga ako nag-YouTube, eh. Sinong bugok na YouTuber ang ayaw na may manonood sa video niya? Kaya nga nilagay mo sa YouTube yung video mo para mapanood ng lahat. Kaya lang minsan, ang problema, yung iba, pagka nasa, ano na yung, nasa YouTube na yung video nila, ang gusto lang nila, yung positive yung maririnig nila, na hindi pwede. Iba-iba ang takbo ng isip ng pagkatao. Alam nyo ba, no, nag-i-start ako dito, puro bash ako. Nanggaling ako dyan. Umaga, tanghali at gabi. Kasi nga, hindi naman popular yung opinion ko, eh. Actually, hindi nga opinion ang sinasabi ko dito. Based on facts ang sinasabi ko dito, eh. Di ba? Kapag sinabi kong peke, opinion ko ba yon? Hindi naman opinion yun, eh. Yun yung totoo, eh. Naiintindihan nyo na? Kaya huwag nyo kukontrolin na batikos ang ginagawa mo. O ano ngayon? Masama ba? Masama ba ang ginagawa ko? Masama siguro sa ano sa negosyo ng mga idol nyo. Pero men, di ba? Wala naman akong binaviolate na batas. May binaviolate ba akong batas sa ginagawa ko? Sasabihin nyo pag nanakaw ng video, ilang beses ko na ina-explain yung fair use, eh. Hindi nyo naiintindihan. Actually, baka nga dito sa video ni Kuya Red, may fair use na ano, eh. Tamo, ha? Sa ibang video ni Kuya Red, kahit nga kay Zards din, may fair use na nakalagay, eh. Kaya lang hindi nila naiintindihan yung fair use, eh. Tinan mo, ha? Mm. Sa video ni Kuya Red, kuha tayo random, ano? Ayan, oh. Copyright disclaimer. Meron nakalagay dyan, oh. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is mad. Ano yung mad? Mad, siguro made to. Allowance is mad for fair use. For purpose such as criticism. Ano yung ginagawa ko? Kay Kuya Red mismo nang galing to, ha? Mga bobo tanga-tanga si Kuya Red mismo nag-copy-paste na itong rule ng fair use na to. Oh. For purpose such as criticism, comment. Ano bang ginagawa ko? Nagko-comment ako, nag-criticize ako. Pwede rin gamitin sa news reporting, sa teaching, sa scholarship, at research. Fair use is a use permitted by copyright statutes that might otherwise be infringing. Oh. Patagalog nyo! Yung mga may kapitbahay dyan na abogado na sinasabi pagkausap ako, ipa-explain nyo yung fair use. Bihira. Anyway, ito mo, ha, yung definition ng ito, ha, definition ng fair use. Nakikita nyo dito, ano? Asan sa definition na yan yung ginamit ni ano ni Kuya Red yung video ng Rated K sa intro niya? Asan dyan? Kinriticize ba ni Kuya Red yung video ng Rated K? Hindi. Kinomentan niya ba? Hindi. Ginamit niya ba sa news reporting? Hindi rin. Di ba? Ginamit niya ba sa pagtuturo? Hindi. Sa scholarship, ginamit niya ba? Sa research, ginamit niya ba yung clip ng Rated K? Hindi. Nilagay niya lang doon na as if sa kanya yung video. Yun nga ang pagnanakaw, eh. Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin. Sana, di ba, wag tayong masyadong... Kasi tinetechnical niyo ako. Wait lang, di ako makamove on doon sa comment na yun, eh. Tinetechnical niyo kasi ako. Pag may nirace akong argument, sinabi ko, peke yung video, oh, kasi pinuntahan na yan ni Kigs TV, eh. Napatunayan ng walang multo dyan, eh. Ang ibabanat nyo sa akin, puro ka batikos, nakamaskara ka. Bakit hindi ikaw mag-explore? Hindi ka naman maka-explore, paupo-upo ka lang dyan. Paano mo nasagot yung mga argumento na ni-raise ko? Di ba? Ang akala nyo kasi madali itong ginagawa ko. Utak ko ang ginagamit dito, man. I challenge you. Yung mga nagsasabi sa akin na nakaupo lang ako, nakaupo lang ako dito at nag-re-react-react lang, gawin nyo. Papanoorin ko kayo.
Madali lang pala itong ginagawa ko, di ba? Panoorin nyo. Ay, panoorin nyo. Gawin nyo pala, sorry. Di ba? At papanoorin ko kayo. Kaya nga may kanya-kanyang content eh. Di ba? May nagko-content ng cooking show. Di ba? Si Panlasang Pinoy. Si, ano, si Kaalaman. Hindi naman nag-i-explore si Kaalaman eh. Di ba? Nagdo-document siya. Si Real Talk Darbs din. Nag-i-explore ba si Real Talk Darbs? Nagre-react din ng mga videos yon. Sila Nico David. Kanya-kanyang specialty. Nagkataon lang yung idol nyo, Ghost Hunter. Ako nagre-reaction. Mga tanga-tangang to, nakakabwisit. O pwede ko ba sabihin ng ano? Ah, yung mga idol mo nga, puro ghost hunting lang ang alam eh. Pwede ko ba sabihin ganon yon? Bakit hindi sila mag-content tungkol sa sabong? Puro ghost hunting lang ang alam. Eh malamang kasi yan ang content nila. Di ba mo mga bobo, nakakabwisit? Eh na, magpatuloy na natin to. Sheila Gus 21 po, please po mga idol pakibisita sa munting bahay ko. At kilo po mga idol, magandang gabi. Kasama din natin si Aloha Gus. nandiyan si ano, si Ma'am Sheila. Malamang nandiyan si ano, si Reborn. Yan mga idol, samahan nyo kami ngayong gabi na explore ito. At sa hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe to my channel Aloha Ghost Adventure. Maraming salamat. Yan mga idol, no. So please, sa lahat ng Kuya Red Family, pakisuportahan yung channel. Yan o, ako ba yung ganyan ba ako? Nagpapasubscribe ba ako sa inyo? Ni Sheila Ghost 21 at Aloha Ghost Adventures. Kaya huwag natin patagalin to. Tara na. Na natin. Dito tayo ngayon. Hindi ko alam kung klaro. Parang may umiyak sa loob. Ano? Papasok pa lang, may umiiyak na daw sa loob. Parang may umiiyak na agad sa loob. Yung mga idol. Okay. So, hindi na mapasukan kasi sa labas niyan, sobrang sukat. Alam ko yung mga style ni Kuya Red na yan, nagtututuro yan sa iba. Kasi pag harap niyan, may white lady. Tamo. Yung the mountain. Nagtututuro siya sa iba. Sabi ng mga kapitbahay, this is 10 years abandoned already. Tapos sabi ng mga kapitbahay, huwag na raw putulin yung mga damo. Huwag na raw putulin yung mga dyan. Kasi nga may mangyayari dito eh. Para... Diba? Kasi hindi nila makita. Wala namang hangin na. Nangyari. Sige naman, Kuya Red naman. Ano naman yan? Hindi mo may expect yung mga dahon ay ano, mag-i-stay forever? Kababalaghan na ba yan, mga men? Yung dahon na gumalaw na walang hangin? May force na pwedeng magpagalaw dyan. Hindi naman forever na parang karton niya na naka-steady lang. Forward natin, may magpapakita dyan sa ano eh. Sabi nila mo. Wow! Wow! Sabi ko na sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, diversionary lang yung patingin-tingin sa iba eh. Then suddenly meron dito, di ba? Umpisa pa lang, may nagpapakita na kay Kuya Red. At sa dami ng mga ano dito, sa dami ng mga kababalaghan na nangyari dito, skip ko na dahil hindi naman ito yung main content ko eh. Gagawin ko lang reference to. May kaluluwa bang? Diba, ghost tube? Tingnan natin. Ano yan? Ito pa lang. Pusa ka set mihilux. Ang draco set mihilux. Diba, may nakikita. Just imagine, white lady man, no? Ang galing nila Kuya Red makapag-catch ano ng mga ganyan. 'Di ba? Ang dali-dali para sa kanila makakuha ng ganyan. 'Di ba kayo nagtataka sa mga ganyan? Kahit mapaisip man lang kayo. Pero way back before, inimbestigahan ng mga professionals 'yan. Ito ha. Ito yung nangyari do sa Rated K. 'Di ba? Ito 'yon. Puto mo sa multo eh. Kasama ang Davao Paranormal Group. Pinuntahan namin ang Davao Paranormal Group.
gamit ang kanilang ghost detector. Ito, ito mga legit na ano to. Legit, hindi to application ng cellphone. Mga legit na devices to. Katulad nito na SB7 Spirit Box. Ang ginagawa niyan, analog kasi yan min eh. Ito yung pinaka ano, nakakabilib. Analog lang kasi ang ginagamit na signal nito, yung radio frequency. Hindi siya digital katulad ng necrophonic. Ang necrophonic may nag-ano nun eh, may nag-debunk nun eh. Some other time ano, i-discuss natin kung paano nakakapagsalita yung necrophonic. Kasi parang layers of random sounds lang daw yon na makakapag-produce ng sounds alike. Diba? Pero ito, spirit box to, analog to. Radio frequency ang gamit nito na hindi mo pwedeng i-manipulate. Pwede siguro, gagamit ka ng ano, no? Gagamit ka ng walkie-talkie, yung two-way radio. Pwede, pero hindi ko pa napuprove yung theory na yon. Pero may tiwala ako dito, di hama, kesa sa application sa cellphone. Tapos ito naman, itong meter na to, yung EMF meter, maganda to. Hindi to katulad nung nasa cellphone lamang. At sensor, pinasok namin ang bahay para alamin kung may presensya nga sa loob nito. Pero wala ni kahit anong energy. Ganun yung mga mainstream media, walang makita, men. Eh, napaka-bopol pala na itong mga taga-mainstream na to. Pero sila, Kuya Red, kayang-kaya nilang, ano, kayang-kaya nilang mag-produce ng multo. Di ba, men? Frequency na... Ano kung gaano... Di, ito yung nakikita ko na hindi nyo nakikita na nagiging epekto sa mga taong seryoso na pumasok sa mundo ng spiritual. Diba? Kasi binababoy nitong mga ghost hunter na to yung linya na to. Itong larangan na to, binababoy nila min. Just imagine, so nagmumukhang inutil tuloy itong mga ano, mga legit na to. Siyempre iisipin ng tao, tapos sasabihin nyo walang inaapakan ng mga peking ghost hunters. Paano ito mga to? Namumuti na yung mata nila sa kahanap doon, wala silang mahanap. Pero sila, Kuya Red, saglit lang doon, may white lady? May kalabuga na? Yung unang pagpasok ko sa loob, wala naman akong nararamdaman. At saka, diba? Ilang beses kong paikot-ikot sa loob, yung CR, yung basement. Kakausapin ko nga to, ano name nito ni Sir? Rainy Sandigan. Ang beses kong pakikipay. Kontakin nga natin si Rainy Sandy. Yung basement at saka yung bedroom. Wala naman akong nararamdaman. At isa pa, kung meron man sila doon, hindi sila nagko-communicate. Sa loob ng magdamag, tatlong beses pumasok ang aming team. Pero walang kakaibang diba? Enerhiya na na-detect. Ang tatlong beses na. Tatlong beses na ano na... na pinasok. Inaanap ko si Rainy Sandigan eh. Wala. Mamaya ko hanapin sa FB si Rainy Sandigan. Sensor. Sa isang gabi na ngayong gabing ginawa natin, hindi natin kayang mabigyan... Ano name nito ni Sir? Dean Joshua. Hindi natin kayang mabigyan siya ng full conclusion. Diba? Sila isang gabi, mga equipment nila, mga legit, hindi makasagap, men. Tapos sila, Kuya Red, pag ganun-ganun lang, meron na agad white lady. Hindi ba ka nagtataka doon? Tapos sinasabi ng iba, for entertainment lang naman ika yung ginagawa nila. May nag-comment sa akin sa ano eh, sa FB eh, supporter nila siguro yon. Pinapagtanggol pa rin nila sa for entertainment, yes! Pwede naman yun eh, kung aaminin, kaya nga hindi umaamin yung idol mo, di ba? Hindi kasi umaamin yung idol mo. Kaya doon nagtunda, nagkakaroon ng problema. Kung tutuusin, wala namang masama yung ginagawa nila, Kuya Red eh. Kung ang layunin lang nila ay mag-entertain lang. Pero kung bababuyin nila yung ano, yung larangan ng paranormal investigation sa kagawa nila, abay, syempre, mabahala naman kayo doon. Hindi nga nila aminin na peke yung ginagawa nila habang kayo, amin na amin kayo eh. Hindi ba ginagago kayo noon? Habang kayo, alam nyo na fake, sila pinaninindigan pa rin yung ginagawa nila.
Come on. Dapat kasi yan, balik-balik ka until masatisfy ka sa mga tanong mo. Pero bago pa man namin gawin ang paranormal investigation, nagpakabit kami ng mga CCTV. Oh, naglagay na sila ng CCTV doon. At labas ng bahay. Ang nire-review namin ang CCTV, kahit pa wala namang tao sa loob ng bahay, pagmasdang mabuti ang kuha sa CCTV. Walang tao sa sala, kusina at basement. Pero lumalabas ang icon ng motion detection. Oh, may lumalabas daw ng motion detection. Oh, anong explanation doon ng expert? Ano sa tingin mo? Dito po sa footage natin sa CCTV, kung mapapansin niyo po, may na-detect po siyang movement. Lumalabas ito pag may na-detect na motion. Yes po. Okay. Oo, may na-detect na motion kasi. Ayun. Diba? Ang problema lang po natin dito, masyadong mataas po siguro ang settings ng movement niya. Kaya so, lumalabas ito. Yan. Yes kaya po. Lumalabas yan. Kahit gaano kaliit po na movement, like nag-trigger sa kanya ay alikabok or alikabok? Nagamba. Opo. So kung may ipis dito. Akala ko may multo dito, yung pala tao to na cameraman. Itong gumagalaw-galaw dyan. Oh, yun ang explanation ni engineer. Ito nagsalita. Ano ba to? Ano name to ni Sir Engineer? Walang qualified to nagsasalita. Hindi ito yung nag-aral kung saan-saan. Sa sala, kusina, at basement. Pero lumalabas ang icon ng motion detection. Ano sa tingin mo? Dito po sa Engineer Michael, CCTV expert to... mga kababayan ko, CCTV expert si Sir Engineer Michael Sipagan. Natin sa CCTV, kung mapapansin nyo po, may na-detect po siyang movement. Lumalabas ito pag may na-detect na motion. Yung icon na yon. Frame na yon. Ang problema lang po natin dito, masyadong mataas po siguro ang settings ng movement niya. Kaya so, lumalabas ito. Yan. Yes kaya po. Lumalabas yan. Kahit gaano kaliit po na movement, like nag-trigger sa kanya ay alikabok or alikabok? Nagamba. Opo. So kung may ipis ditong gumagalaw-galaw dyan? As long as na-sense nung frame po, masasense pa rin niya na movement. So walang paranormal dun. Diba? Kasi kung makikita mo yung mga... yung footage nito sa una, kung tinitingnan mo, may mga alikabok na umaano, ayan o, may alikabok na lumilipad eh. Kusina. Diba? May motion talaga doon. Pero lumalabas ang icon diba? Ng motion detection. May motion kasi nga, may mga lumilipad-lipad na gamo-gamo or ano. Footage natin sa CCTV kung mapapagod po. Tapos meron ditong kababalaghan, di umano, na nangyari. Bago namin ipaalis ang CCTV, nakuha na ng CCTV camera sa sala ang pagbukas ng pinto ng bahay. Around 10 a.m. Bumukas yung pinto ng bahay. Tapos malakas na ang pagbukas niya. As the door, mahirap siyang buksan ng walang tao talaga. Pero sa CCTV, wala kami makita na tao na nagbukas. How sure are you na mahirap buksan talaga yung ano? Yung pintuan. Debunkable pa rin yun. Diba? Wala naman nagpakita dun min eh. O granting na paranormal yun. Yung pagbukas ng pinto. Diba? Hindi kasing level ito ng mga nakikita nila Kuya Red. Matapos ang panayam ng Rated K kay Narciso, napag-alaman naming nilagnat ito pagka-uwi. At kinabukasan ay isinugod sa... So ito yung ano yung dating may-ari ng bahay. Anyway mga kababayan ko, doon lang tayo sa part na may investigation. 'Di ba? Samantalang dito si kila Kuya Red, dumating pa nga sa point dito, ito yung controversial eh. Yung time na nahuli dito na may humahawak doon sa doorknob. 'Di ba? Ito yan oh, i-slow motion natin ah. Aha. Sana ba i-slow motion ito. Dito yung may makikita na ano eh. May kamay. Hindi niya kasi mabuksan 'yan. So malakwili ba?
Sevilla. Rivas. Tagal, ano? Nihintay ko kasi buksan eh. Hindi niya daw mabuksan, ano? Dito na yan makikita, yung kamay. Nagpakita na ba yung kamay? Ayan oh, ito yung kamay nakita, may humahawak doon sa kamay. 'Di ba? Alam mo yung explanation ni Kuya Red yan, hindi daw mukhang kamay yan eh. Eh halata lang kamay yan na nakaganyan eh oh. Ganyan ang itsura niya na, 'di ba? Nakaganyan siya. Nakahawak kasi siya sa doorknob eh. Ito yung thumb eh. Oh. Tapos ito yung creases ng kamay. Sabi ni Kuya Red, hindi daw yun mukhang kamay doon sa explanation niya. Tsaka pagpalagay na daw na may kamay. Sabi ganun ni Kuya Red. Siyempre, demonyo nga daw eh. Kung kaya niya daw magpakita, eh ano pa naman daw yung kamay. Di ba? Galing magpalusot ni Kuya Red men eh. Di ba? Pero kamay na kamay yan eh. Ang sa akin lang naman kasi, kung demonyo yan, pinipigilan niya yung pagbukas ng pinto, bakit kailangan magpakita pa siya ng kamay? Hindi ba pwedeng power niya lang yung ano, yung pumigil at kailangan may kamay pa? Di ba? Sung malak. Tsaka ito ha. Ang sabi nung ano, yung sa rated K, do sa bumubukas na pinto. Yan natin explanation ha. As biglang nagbukas ng konti tapos malakas na ang pagbukas niya. Oh. As the door, mahirap siyang buksan ng walang tao talaga. Mahirap daw buksan ng walang tao. CCTV, wala kaming makita na tao. Hindi, maano eh, loose yung pinto eh. Hindi naman mahigpit. Ang unang pagkaintindi ko, mahigpit yung pinto. Pero hindi siya mahigpit. Nabubuksan naman ni Kuya Red ng smooth eh. Di ba, maraming factor pwede magbukas dyan sa pinto. Di ba? Sabi kasi nung ano, yung sa personnel ng CCTV, mahirap daw bumukas yun ng walang tao. Hindi. Smooth kasi siya eh. Pwede namang may ibang factor na ano. At hindi naman nakikita yung labas eh. Nung CCTV eh. Tao na nagbukas. Anyway, mga kababayan ko. Pinapakita ko lang dito sa video na to. Na kung yung mga ano, yung mga sa mainstream media na nga. Nangangamote na nga eh. Kung paano makahanap ng multo dyan eh. Then si Kuya Red once lang na pumunta doon. Jackpot na agad. Then sa ibang mga videos niya, ganun uli, jackpot uli, nakakita uli ng white lady. Then sa ibang videos uli, nakakita uli. 'Di ba? Nakikita niyo yung ano, yung pagiging maswerte ni Kuya Red, capture ng ano ng mga ganyan. Anyway, mga kababayan ko, 'di ba? Kayo nang bahala mag-decision diyan. Diba? Ako sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung observations ko at kung ano yung totoo. Ngayon, katulad ng sinasabi nyo, nasa manonood pa rin yun kung maniniwala o hindi. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan.